Magandang gabi po sa lahat na nakikinig ngayon. Isa po ako sa mga silent listener ng podcast ninyo sa Spotify and I'm so great na rediscover ko po yung ganitong klaseng podcast kasi simula po noon ay naging araw-araw na po yung pakikinig ko habang nag-work, pang-alis ko din po ng antok at dahil mahilig din po ako sa ganitong klaseng mga kwentuhan. I'm currently working sa isang BPO company bilang isang agent at first pero ngayon po ay promoted na po. Aaminin ko naman na simula sa aking pagkabata, I used to see and feel extraordinary things. Yun nga lang, habang tumatanda ako ay nababawasan na rin. Sa workplace ko lang po iikot ang kwento at alam kong hindi na din iba sa marami na madami po talagang kababalaghan na nangyayari sa mga BPO company. Nung ako'y baguhan pa lamang po sa company at hindi ko na po papangalanan pa, marami naman na po talaga akong naririnig na kwento tungkol sa aming building. Nadyang meron daw pong bata na nagpaparamdam, biglang may magri-ring na telephone, biglang magbubukasara ang elevator at kuminsan pa nga'y mai-stuck ka pa. May binabangungot nga daw habang tulog sa quarters area at ang pinakamatindi sa lahat ay merong sinasapian mismo sa loob ng building pagkatapos mang trip sa elevator. Pero syempre, ang mga sarili kong experience ang aking ibabahagi. Magsimula tayo nung bago pa lang ako at trainee pa lamang. Syempre may facilitator sa harap. All is well noong una hanggang sa kalagitnaan ng pagsasalita ng facilitator, bigla siyang napahinto at tumingin sa gilid sabay sabing, I'm sorry kung medyo na-interrupt ako. Andito na naman kasi yung bata. Lahat po kami ay nagulat at nagtaka sa sinabi niya. Pero pinagsawalang bahala na lamang niya iyon at nagtuloy na rin sa pagsasalita. Ang ikalawang karanasan ko naman ay nangyari pa rin sa training room na yon. May kailangan po kasing ipakita ang facilitator sa projector at syempre kailangan niyang patayin yung ilaw para mas makita namin ng maayos sa white screen ang kanyang ipapakita. Pero after niyang patayin yung ilaw ay binuksan niya ito ulit at nagsabi na wag na lang daw pala naming papatayin ang ilaw dahil baka mangyari daw ulit yung nangyari nung nakaraang training niya. Kami naman syempre ay punong-puno ng pagtataka kung kaya't nagtanong kami kung ano ba ang nangyari. Hanggang sa nagkwento siya sa amin. Sa same room din daw na iyon, same scenario na pinatay niya yung ilaw para makita ng maayos ang mga nasa widescreen. Habang busy nga daw sa panonood yung trainees, may isang trainee daw na lalaki sa gawing pinakahuling row ang kanina pa daw tayo ng tayo at tila hindi mapakali. Naglakad-lakad pa nga daw ito sa likod subalit pinagsawalang bahala na lamang niya at iniisip na baka mamaya'y inaantok lamang yung trainee na lalaki. Pagkatapos ng pinapanood nila ay binuksan muli ng facilitator ang ilaw at tinanong yung lalaki na kanina pa palakad-lakad sa likod. Inaantok ka no? Ba't palakad-lakad ka dyan? Nagulat silang lahat sa tinanong ng facilitator. Sinagot siya ng lalaki na, Ma'am, hindi pa naman po ako tumatayo dito simula kanina. At nabalot po ng hilakbot ang lahat ng naroroon sa loob ng kwarto. Nagtaka din kung sino nga yung maliit na lalaking palakad-lakad sa likod na napagkamalang trainee ng gabing yon. Ang susunod namang kwento ko ay nangyari na noong agent na ako. Nagkataong may kausap ako na kliyente sa call, then at first, all is well. Until may narinig akong boses ng bata na biglang sumingit. Hindi ko na maalala kung ano yung sinabi niya basta ang alam kong boses ay sa bata nang gagaling. Then pagkatapos noon ay tinanong ako ng client kung, Oh, may bata ba dyan? Doon naman ako nagtaka. Yun din kasi ang gusto kong itanong sa kanya dahil ang buong akala ko ay sa gawi o sa kabilang linya na kung saan siya naroroon nang gagaling yung boses na yun. Ang isip ko kasi noon baka meron siyang kasamang bata sa bahay habang kausap ako kung kaya't sumagot naman ako sa kanya ng Ay wala po sir, akala ko nga po sa inyo galing yun eh. Sumagot naman ang kausap ng Wala naman ako kasamang bata dito. Ano yan? May party line kayo? Natawa na lang ako sa naisagot niya.
at alam ko na parehas kaming natakot sa sandaling iyon, pero pinagsawalang bahala na lamang namin at nagtuloy ulit sa aming pinag-uusapan. Kung walang kasamang bata ang kliyente ko nung araw na iyon at hindi din pwede ang bata sa production area namin at mas lalo namang wala kaming party line dahil bukod sa hindi ito uso sa mga panahon ngayon ay imposible na talaga ang party line dahil customer service hotline na mismo ang tinatawagan ng mga clients namin. Kaya ang aking katanungan ay sino yung batang narinig namin sa call? Ang sumunod na makaranasan ko ay nangyari nung nag-lunch kami kasama yung isang friend ko na ka-work ko rin. Ang pagkakaalala ko nga ay weekends noon kaya walang masyadong tao sa floor kasi mas kaunti ang pumapasok o pinapapasok ng weekends. Nag-decide kami na kumain sa taas sa gawing 7th floor dahil mas tahimik doon at mas kaunti ang tao. Pagdating namin sa pantry area, kami nga lang talaga ang naroroon. Nagmasid-masid ako at wala nga namang kahit sino bukod sa amin. Sobrang tahimik pa nga ng oras na yon. Nagready na kami ng mga pagkain namin at kumain na din. Konting description lamang ng buong pantry area. Pagpasok mo ng pinto, merong pa L-shaped na table sa harap mo which is yun na yung dining area namin. Sa harap din ng pinto, merong malaking bintana na kita mo yung nasa labas dahil glass window iyon. Nakasarado iyon all the time dahil air condition yung buong building. Sa kabilang gilid naman nun ay andun na yung sink. Makikita din doon sa tabi ang microwave at merong nakadikit sa wall na switch ng fan na nakahang sa ceiling. Malapit naman iyon sa pinto. Pumesto kami doon sa harap ng pinto which is facing kami sa glass window at yung nasa likod namin ay yung pinto pero hindi siya ganun kalapit sa amin. So, ibig sabihin, kailangan mo pang maglakad. Sa tansya ko yung mga 5 to 7 steps para makarating sa pinto. So ayun nga, habang kumakain kami, nagulat kami na biglang lumipad yung plastic na pinaglalagyan ng friend ko at ito yung baunan niya. Nagtaka kami kung bakit lumipad, eh sarado yung glass window hanggang sa narealize namin na bumukas yung ceiling fan na kanina naman ay nakasara dahil air conditioned ang buong building kaya hindi mo kakailanganing mag-electric fan. Malamig na rin kasi talaga. Napatanong na lang kaming parehas kung sino ang nagbukas o nag-switch noon para gumana yung ceiling fan e samantalang dadalawa lang kami nung sandaling iyon. Hindi ko naman nakita na tumayo din yung kasama ko para paandarin yung fan dahil katabi ko siyang kumakain. Isa pang pangyayari sa same floor pero magkaibang araw. Sa 7th floor at nag-lunch time na naman pero nung time na iyon ay natapos na kami. Kaya nagpunta na yung kasama ko sa CR para mag-toothbrush. Yung CR ay katabi lang nung pantry namin kaya after kumain, lalakad ka lang ng kaunti papuntang CR at makakarating ka na doon. Kami lang naman yung tao nung time na iyon kaya nakakasigurado kami dahil maliit lang din yung CR ng building at meron lang tatlong cubicle. Lahat ng cubicles nung time na iyon ay nakabukas kaya sigurado kami na walang ibang tao sa loob. At wala ding natirang tao sa pantry nung time na yon. Suddenly, habang nagtutoothbrush, meron akong narinig na ungol. Napakaikli lang nun. Segundo lang ang itinagal. Maikli pero napakalalim ng ungol na yon. It is safe to say na genderless siya. Kasi hindi mo masasabi kung galing sa isang lalaki o babae yung tinig. Maikli lang talaga. As in parang, ganun lang yung tunog at aakalain mong galing talaga sa isang kulob na area. Kaya napatigil ako sa ginagawa ko noon at napatingin sa kasama ko sabay tanong ng, narinig mo yun? Ang buong akala ko ay ako lang ang nakarinig. Ngunit nang hilakbot na lamang ako dahil maging ang kasama ko nung time na iyon ay nadinig din pala yung ungol na yon. Para makumpirma, tinanong ko nga siya kung ano yung narinig niya at inilarawan din niya yung kaparehong narinig ko na malalim na ungol at nanggagaling sa isang kulob na area. Pagkatapos noon ay binilisan na lang namin ang ginagawa namin at agad-agad ay lumabas ng CR. Ang last experience ko na ito
ang siyang masasabi kong pinaka nakakatakot at pinaka hindi ko talaga malilimutan sa lahat. That time I remembered mga 8 PM ako nag-out mula sa office. Siyempre para makababa ako, kailangan mong sumakay ng elevator. Mag-isa lang akong umuwi noon dahil pinauna na ako ng kasabay ko at hindi pa daw siya tapos sa gawain niya. Nung time na iyon, ako lang talaga, as in literal na ako lang ang mag-isang sumakay ng elevator. Sumakay ako mula 7th floor pababa ng ground floor kaya madadaanan yung 6th hanggang 2nd floor as usual. 6th floor po kasi ang pinakakinatatakutan namin na floor dahil hindi namin alam kung bakit abandonado yung floor na iyon. Walang tenant, so technically madilim tuwing gabi. So habang pababa, dumire-diretso na siya papuntang ground, so it means walang tao naghihintay sa ibang floors na pababa din. I was waiting sa door na mag-open until ilang seconds ay hindi pa din nagbubukas ang door ng elevator. Nung time na iyon, aaminin ko talagang kinakabahan na ako at ang mas lalong nagpakaba sa akin ay umakyat ulit ito pataas ng 7th floor at bumaba na naman muli, pero sa pagkakataong ito ay tumigil na sa 6th floor. Ito na nga yung abandonadong floor. Nagtaka talaga ako kung paanong hihinto siya sa 6th floor kung abandon iyon at wala namang tao na pipindot sa elevator para huminto doon. Tiningnan ko rin kung napindot o mali yung pindot ko, pero tama naman at nasa letter G pa nga ang ilaw. Akala ko ay hanggang doon na lang, pero bumukas pa ang pinto ng elevator. Bumukas po talaga sa 6th floor. Kitang-kita ko ang kadiliman, ang kabuuan ng floor na iyon. Hindi lamang po yun ang nakakatakot sapagkat yung paraan ng pagbubukas ng pinto ng elevator nung natapat sa 6th floor ay dahan-dahan pa, pero hindi rin totally nag-open. Yung bukas lang ng kaunti na akala mo ay may tao sa gitna na nakaharang at talagang makikita mo ang kadiliman sa nasabing palapag. Napakatahimik din nung time na iyon kung kaya't hindi ko alam ang gagawin ko. Lumipas pa ang ilang segundo at hindi pa din sumasara ang pinto, kaya sa sobrang hilakbot ko ay kung ano-ano na ang pinindot ko mula sa buton ng elevator para magsara lamang. At naisipan ko na nga din na pindutin ang emergency button, pero bago ko pa mapindot ay sumara na ang pinto at dumire-diretso pababa sa ground floor. Nagdadasal na ako na sana'y makababa na ako ng tuluyan. Hanggang sa ilang segundo pa ang hinintay ko, bumukas na ang pinto at nasa ground floor na ako. Kitang-kita ko na yung ibang nakapila na nag-aabang na papaakyat din sa 7th floor. Doon na ako napatakbo dahil sa labis na takot. Hanggang sa pagsakay ko nga ng taxi, daladala ko ang karanasan at alaalang iyon. Sa tuwing naiisip ko nga hanggang sa kasalukuyan, hindi ko talaga mapigilan na kilabutan. Hilakbot. Ang susunod na kwento ay isa sa mga hindi rin malilimutan ng aking kasamahan sa work. Hanggang sa kasalukuyan nga ay hindi ko rin mabigyan ng kasagutan ng katanungan niya na kung bakit madalas ay mga bata ang multo na nagpapakita sa office namin. Ayon sa kanyang kwento, isang ordinaryong araw nang mangyari ito. Alam niya na past 2 AM na yon dahil kararating ko lang nung oras na yon. Lahat kami ay na-shock nang biglang lumabas yung operations manager namin sa room at nagsisisigaw ito. Pumapailan lang nga sa aming room ang sinasabi ng aming boss na kung bakit daw may nagdala ng bata sa production area. Alam naman ng lahat na bawal ito. Ang sabi pa nga niya, talagang nagdala pa kayo? Pwede bang ilabas nyo muna dito yung mga anak ninyo? As in galit na galit daw si boss nun. Nashock naman kami kasi wala namang bata sa production. Para mapakalma ang aming boss, yung isang TL namin ay lumapit sa kanya at kinumpirmang wala namang bata sa area namin. Pinagpilitan pa nga daw ng boss na anong wala? Kaya nga ako napalabas, nakita ko kasi nagtatakbuhan dito yung mga bata. Magagalit ba ako na ganito kung wala? Boss, kalma lang, wala nga po talaga. At nakatingin sa amin si boss at muli ay pumasok sa room niya.
Dahil sa medyo kinilabutan ng lahat, natahimik na lang kami. Yung room ng boss namin ay nakaharap din kasi sa production area at salamin lang ang pagitan, kaya kitang-kita niya ang lahat ng mga ginagawa ng tao. Makalipas nga ang ilang araw matapos siyang magsisisigaw sa aming production area, ang isip nga namin ay baka na-realize nga ni boss na ang kanyang mga nakitang bata ay mga multo na siyang matagal nang pinag-uusapan sa aming company. Year 2008, habang naghihintay sa resulta ng board exams dahil nga kasagsagan ng nursing noon, inaabot ng ilang buwan bago lumabas ang board result. Kaya napag-isipan ko muna na mag-apply bilang isang call center agent sa Alabang para kahit hindi pumasa ay may fallback ako at kumita na din ng makatulong sa bills sa bahay. Naging call center butterfly ako noon, gawa ng minsan ay bigla kang may malalaman na mas mataas ang offer sa isang company. Na-hire ako sa isang company sa gawing Alabang Hills. As usual, training ka for ilang weeks bago kayo isa lang sa floor. Kasagsagan ng training noon nang magmensahe sa akin ng HR na kinakailangan ko nang magpasa ng medical sa kanila dahil nga sagot nila ang medical. Wala akong choice kundi pumunta sa preferred nilang clinic. Dahil midweek, wala rin akong choice kundi agahan ang punta sa mall at dumiretso sa office after ng medical. Dahil tiga Cavite pa ako at ayoko ring maranasan ang kalbaryong dala ng traffic sa gawing Alabang Zapote Road. Dahil nga kulang sa tulog at pagod, nakiusap ako sa trainer ko na si Ma'am Jinky kung pwede na hindi na lang ako mag-lunch break at maiidlip na lang muna ako. Dahil nga trainee pa lang ako, wala din kaming privilege na gumamit ng sleeping quarters, kaya ang sabi ko, kahit sa boardroom na lang kung saan ginagawa ang training namin. Ilan lang kami sa batch namin kaya sobrang naging close kami agad. Ibinahagi ko nga sa kasamahan ko na nahihilo na ako sa antok, kaya kung pwede ipakibili na lang ako ng sandwich sa convenience store at iidlip lang ako saglit. Humiga na ako sa ilalim ng lamesa dahil bukod nga sa antok na ako ay gusto ko ring maiunat ang buo kong katawan. Hindi ko na nga din ininda kung madumi iyon, basta makatulog lang ako ay sapat na. Ilang minuto pa ay nadinig ko na may nag-tap sa automatic door ng boardroom pero wala akong nadinig na pumasok. Iniisip ko nga na baka sumilip lang o may hinahanap. Muli ay nakatulog ako. Subalit ilang minuto makalipas noon ay naalimpungatan ako dahil pakiramdam ko ay may humahawak sa mukha ko. Ramdam na ramdam ko yung lamig ng kamay na iyon sa gawing talukap ng mata ko. Parang pilit niyang binubuksan. Nainis ako gawa ng alam naman nila na medyo wala nga ako sa hulog ng mga panahong iyon, gawa talaga ng labis na antok at pagod. Dahil doon ay minulat ko na yung mata ko, pero laking gulat ko nang wala akong nakitang kahit isa sa boardroom. Kinabahan ako bigla at tinignan ko pa ang cellphone ko at nakita ko na 5 minutes pa lang ako nakakatulog. Hindi ko pinansin yun gawa nga ng mas kailangan ko ang tulog, pero nag-aagaw na yung antok nang madinig ko na may bumangga sa isa sa mga office chairs sa room na iyon, at hinanap ko baka mamaya ay may bumalik na ring trainee. Pero weird talaga dahil kailangan ko munang madinig ang pag-tap ng automatic door bago sila makapasok sa boardroom. Nahintakutan ako nang makita ko talaga na may batang nakaupo sa ibabaw ng ulo ko. Nakatingin sa akin at waring kanina niya pa ako pinapanood sa pagtulog. Agad-agad ay napatayo ako at napatakbo na lamang sa gawing pantry. Hindi na ako nakapag-focus sa training nung araw na iyon dahil sa takot na naramdaman ko. Hanggang ngayon nga inaalala ko pa yung mukha ng bata na nakatingin sa akin. Nakatitiyak po talaga ako si Red na wala siyang mga mata. Alam niyo yung parang dinukot. Kaya dun ko na ikonekta yung naramdaman ko na humahaplos sa talukap ng mata ko na animoy binubuksan ng pilit ang mga mata ko. Dahil baka mamaya ay gusto niyang kunin ang aking mga mata para ikabit sa kanya. Itago niyo na lang po ako sa palayaw na nene.
Nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan kamakailan lang sa tinitirhan naming paupahan ngayon dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasalukuyan po akong naka-work from home setup dahil sa pandemya. Isa po akong call center agent at pang graveyard shift po ako. Noong nakaraang linggo, napagdesisyonan kong ibaba ang PC ko sa may sala sa kadahilan ng nagtatawag ako kapag gabi. Inaalala kong baka magising yung anak ko dahil sa ingay na nagagawa ko sa tuwing gabi. Kinagabihan nga noon, sinabi ko sa aking ina na huwag papatay ng telebisyon dahil manonood ako habang nagtatrabaho, pero tinalaw ako ng antok bandang alas 10. Napagdesisyonan ko na umidlip muna saglit dahil di pa tapos manood si mama at maliligo pa ito pagkatapos. Tuluyan na nga po ako nakatulog at maya-maya pa ay naalimpungatan ako kay mama na magpaalam na siya na aakyat na sa kwarto at saka na lamang niya pinatay ang telebisyon. Tango lang ang isinagot ko daw kay mama at muli akong pumikit. Wala pa ngang 5 minuto. May narinig na ako bumaba muli sa hagdan. Ang buong akala ko ay si mama lamang iyon o hindi naman kaya ay yung asawa ko kaya hindi ko pinansin. Hindi ko nga idinilat ang aking mga mata para tingnan kung sino yon. Pinakiramdaman ko lamang kung saan ito papunta o kung bubuksan din ba nito ang ilaw. Lampshade lang kasi ang gamit ko noon dahil sa ayaw ko din ng masyadong maliwanag. Naramdaman ko ang paghakbang nito sa akin ngunit paglagpas nito ay bigla itong huminto. Sa pagkakataong iyon, Sir Red, hindi ko na mawari ang nararamdaman ko. Alam ko talaga sa sarili kong tulog ako noon pero para akong balisa at hindi ko din alam kung sadyang antok na antok lang ako noon dahil hindi ko pa din maimulat ang aking mga mata ng kusa. Maya-maya pa, nararamdaman ko na parang may humahawi ng aking buhok sa gawing kanan ng aking tenga at bumulong pa ito ng, "Okay ka lang ba dito?" Aaminin ko pong nang hilakpot ako noong mga sandaling iyon lalo pat nalaman ko kinamama kinaumagahan na wala palang bumaba ni isa sa kanila. Naikwento ko din iyon kay mama dahil na rin sa tinanong niya ako kung bakit. Nang sumunod nga na araw, nananatili pa rin ako sa baba na nagtatrabaho. Ngunit sa hindi malamang dahilan, bigla namang nagloloko ang PC at ang wifi ko. Nakailang beses na nga ako nang restart ng PC maging ng wifi, ngunit nagahang pa rin ang mga ito. Kaya wala akong ginawa nung gabing iyon kundi mag-restart ng mag-restart. Hanggang sa naisipan ko na baka ayaw nung kasama ko na hindi nakikita yung nagparamdam sa akin nung nakaraang gabi. Baka ayaw niya na merong tao sa ibaba ng bahay o kaya't ginagawa niya ang lahat ng paraan para hindi mapagana ang mga setup ko. Minabuti ko na lang muli na iakyat lahat ng gamit ko sa kwarto naming mag-asawa at doon na muli magtrabaho. Pagbukas ko ay laking ginhawa ko dahil gumana naman ito agad. Doon pa lang, alam kong may kababalaghan sa aming bahay. Hilakbo. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo at lagi po ako nakikinig ng Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at maging ang Pinoy Horror Radio. At naengganyo nga po ako na ibahagi ang experience ko nung ako ay nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Cebu. Opo, Cebuana po ako. Kaya pagpasensya nyo na po kung medyo Taglish kasi minsan nahihirapan po talaga akong ipaliwanag sa Tagalog. Nangyari po ito noong 2014. Meron pong sleeping lounge yung company namin at yung operations po ng company ay mula alas 8 ng gabi hanggang alas 11 ng kinabukasan ng umaga. Usually ang aming hati ng isked ay mula 8 p.m. to 5 a.m., 10 p.m. to 7 a.m., 12 midnight to 9 a.m. at meron namang 2 a.m. to 11 a.m. Ang pinakagusto ko pong shift sa lahat ng ito ay yung pang alas 2 na madaling araw hanggang sa alas 11 ng umaga kinabukasan. Isang araw, medyo may karamihan din yung inaasikaso kong papeles matapos ang shift kaya medyo kinulang talaga ako sa tulog. Meron kaming isang oras na lunch sa shift namin. Nung araw na iyon, instead of eating sa lunch time ko ay itinulog ko na lamang ito sa aming sleeping lounge.
Yung sleeping lounge po namin ay katabi lang ng mga lockers ng mga empleyado. Glass wall lang ang nagsiseparate ng sleeping lounge at yung mga lockers. Ang empty bed po nung pumasok ako ay yung lower deck ng double deck na malapit sa glass wall kung saan makikita mo yung mga lockers kung nakaharap ka doon. Maliwanag yung ilaw sa locker kaya sa other side ako humarap. Nang makuha ko na ang aking tulog, wala pa yatang ilang minuto nang managinip po ako na parang totoong nangyari. Sa panaginip kong iyon, Sir Red, meron pong around 10 people na nakatalukbong sa aming sleeping lounge. Tapos parang meron silang daladala na rectangular box. Para pong ataol. Pero parang ayoko rin namang isipin na ganun nga. Kasi talagang isa pa sa nakapagpanindig ng balahibo ko sa panaginip na iyon ay kung bakit nakatalukbong yung mga tao. Parang ang nais lang nila nung mga sandaling iyon ay lumagpas sa kinahihigaan ko. Hindi ako makagalaw. Alam ko yung diwa ko ay gising nung mga sandaling iyon pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang na-paralyze yung aking buong katawan. Pagkatapos noon, ewan ko ba't bigla na lang ako nakaramdam na parang gumaan yung aking feeling tapos bumalikwas ako at baka ma-overlunch na ako. Dahil sa tila naalimpungatan ako ng sandaling iyon, agad-agad ay pumunta ako sa locker. Nung nasa locker na ako, habang hinahanap ko pa nga ang mga susi ko, napatingin ako sa glass wall na nagsiseparate ng aming lounge at yung locker mismo. Dito na po ako tinindigan lalo at pinalot ng hilakbot si Red dahil nakita ko po ang sarili ko na natutulog pa sa lower deck ng double deck bed. Yes po, nag-astral projection ako. Nakatitiyak akong ito yung nangyayari sa akin nung sandaling yun. Dahil sa takot ko ay kinalampag ko yung glass wall para magising ko yung natutulog na ako. Yun nga, nagising ako bigla at naandun na ako agad sa lower deck. Parang naririnig ko pa rin yung alingaungaw ng pagtap sa glass wall ko. Ewan ko at hindi ko talaga maipaliwanag dahil first time na nangyari ito sa akin. Ganun na lang yung panlalamig ng aking katawan. Ganun din yung lakas ng kabog ng dibdib ko. Dinig na dinig ko pa nga yung puso ko nung time na yon. Mapapagrabe ka na lang talaga dahil hindi mo akalain na sa ganoong konting minuto ay aakalain mong parang ilang oras na nangyari ang lahat. Pagkatapos pong mangyari sa akin ito, may katagalan bago ako nagkaroon muli ng lakas ng loob na matulog sa sleeping lounge. Meron pa rin po akong ibang mga supernatural experiences, hindi lamang po sa trabaho ko, ngunit sa bahay din. At akin pong ibabahagi ito one of these days kapag nagka-free time na pumuli ako sa pagsusulat. Hilakbot. May nagbabanda pala dito pag Sabado, no? Tanong sa akin ni Tis. Siya noon ang aking nobya pero ngayon ay asawa ko na. Nagkakilala kami noong 2006 sapagkat batchmates kami sa isa sa mga naunang call center sa Makati. Nasa 14 na palapag naggusali ang opisina namin noon at maayos ang buhay namin. Kasi nga, sagana kami sa komisyon maging sa night differentials kung kaya't kahit saan namin naisin na kumain ay pupuntahan namin talaga. Isang gabi. Tara, lunch na tayo. Sabay kalabit ko kay Diz pagdaan ko sa workstation niya. Sumenyas naman siya sa akin ng wait lang, last. Kaya naghintay ako sa reception area ng floor namin. Lumang-luma na yung gusali namin na iyon kasi mahahalata mo sa disenyo, maging sa forma ng elevator at sa mga namantsahang bintana. Tanong ko nga kay Cindy, ano, sa McDo na lang tayo? Kasi nung time na iyon, sarado ang KFC at Greenwich lalo at natapat ang duty namin nung araw ng Linggo. Naglakad tuloy kami patungo sa elevator lobby. Wala kaming ibang kasama gawa ng naka-skeletal force ang kumpanyang pinagtatrabahuhan namin kapag araw ng Sabado at Linggo. Teka, yung mezzanine pala.
bukas kaya yun sa 7th floor? Tanong ko kay Cindy. Hindi naman siya sumagot pagpasok namin ng elevator. Busy siya sa kaka-text. Pinilot ko ang G1 at tahimik pa rin kaming dalawa sa loob. Huni lamang ng lumang elevator ang tunog na madidinig mo. 12, 10, hanggang sa sumapit na kami sa 9, 8, at eto na. Parehas kaming nabigla nang tumigil ang elevator. Wika tuloy ng aking nobya. Bilis ah. Laking gulat din naman namin na imbes na G1 ang umilaw sa hilera ng mga pindutan, EM ang nakita namin. Tanong tuloy sa akin ni Diz. Pininot mo ba yung M? Nagtaka naman ako dahil pagkapindot ko ay G1 mula nung pagpasok namin. Sumandal kaming dalawa sa pader sa loob ng elevator. Iniisip ko na imposible namang napindot ko ang M o kaya naman si Diz dahil natatandaan ko na ako lang talaga yung pumindot. Ah, yung mezzanine. Subukan na lang natin dun. Sabi ko kung kaya't lumabas na kami ng elevator at lumakad patungo sa pinakadulo ng corridor sa may entrance ng mezzanine. Gutom na kami kaya nagmamadali kaming pumasok. Ngunit ang tumambad sa amin ay isang napakalaki at madilim na kwarto. May kainitan at medyo malansa yung hangin na nanggagaling doon. Ang tanging makikita mo lamang ay yung anino ng mga food cart na tinatakpan ng mga tela at ito pa nga'y nagre-reflect sa makinis na sahig ng mezzanine. Naisipan naming umalis na lamang dahil ayaw naming masayang ang oras namin nang bigla ay may naaninag kami sa gawing kaliwa nun. Sa bandang dulo ng kwarto na parang merong dumada ang anino ng mga tao. Higit sa dalawa ang nakita namin. Bigkas tuloy ni Diz. Oh, may tao ata dun. Baka tigalinis. At sabay din kaming nakadinig ng mga kaluskos. Bahagya tuloy kaming napatahimik upang pakiramdaman kung ano ang mga iyon. Hanggang sa parang napapakinggan namin na nag-uusap ang mga ito. Sabi ko tuloy, silipin na lang natin yung banda doon. Tapos tanong din natin kung anong oras sila nagbubukas ngayong linggo. Napilit kong itinatago ang kaba ko ng sandaling yun. Hindi ko na rin pinahalata ng sobra yung aking panginginig. Ngunit habang lumalakad kami sa gitna ng mga nakakandadong food cart, mga mesa at upuang nakabaligtad sa gitna ng halos walang liwanag na kwarto, bigla akong nakaramdam ng kilabot. Para kasing merong malamig na hangin sa batok ko. Sa katunayan po, nabuksan ang aking third eye noong high school ako gawa ng interes ko sa witchcraft. Marahil ito ang rason kung bakit ganun ako kalakas makiramdam lalong-lalo na sa mga paranormal sa paligid. Pagdating nga namin sa dulo ng kwarto, nagulat kami sapagkat nakita lamang namin ang mini stage kung saan nagliligpit ng gamit ang apat na lalaki. Parang katatapos lang nila ng gig. Nililigpit na nila lahat ng kanilang mga instrumento pero sa aking pakiwari ay hindi mga modernong instrumento yung nakikita ko. May kalumaan na. Ganon din yung kanilang mga damit na animoy pang 70s. Lalapitan sana namin nang mapansin ko na biglang sumama ang amoy ng paligid. Parang nagkaroon ng sunog sabay amoy ng parang patay na daga sa paligid. Napatingin tuloy ako sa apat na iyon. Kitang-kita ko na walang ekspresyon ang kanilang mga mukha. Hindi naman din sila nag-uusap-usap kung kaya't ang tanong ko, eh saan nang gagaling yung kaluskos at parang mga nag-uusap kanina? Doon na lamang namin napagpasyahan na umalis kaya dali-dali kong hinila ang aking nobya. Hanggang sa makarating kami sa ground floor, partikular sa main door ng gusali at sinabi kong, Kuya, tawag ko sa security guard. May nagbabanda pala dito sa mezzanine sa 7th floor kapag linggo? Anong schedule nila? Tsaka anong oras po nagsasara yung mga food stall kapag ganitong weekend? Napakamot na lang ng ulo si kuyang guard at sabi, Band? Walang nagbabanda dito, matagal na.
Saka paano kayo nakarating sa mezzanine? Kaya nakakadena yung pintuan dun. Takang-taka kami ni Dis. Yung banda kuya. Apat na miyembro tsaka mukhang old school yung mga itsura nila. Yung mga instrumento nga din na nililigpit nila doon ay parang makaluma. Parang iniimpake na nila. Biglang natameme si Kuyang Guard. Ayon sa OIC namin, noong 70s, may isang bandang laging nagigig sa mezzanine tuwing Linggo. Wala na ang apat na yon. Nasunog nga din ang 7th floor noong 1997. Kaya dito na namin napagsama-sama ang lahat ng aming naranasan noong gabing yun. Yung amoy sa 7th floor at yung nakita namin na apat na anino na hindi naman pala talaga tao, kundi mga multo. Ito po ay tunay kong karanasan. Totoong kwento nung ako ay nagtatrabaho pa sa call center na yon. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon, natuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.